na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Mr. and Mrs. Edmar and Margie Balawag, Pinaroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Senet Arce, Fergie and Aje Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders and Cooperation, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Kison and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Dominga Bulante, Eva Samio and family, natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laisirio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebelia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Season, Hill Kalina, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Iqban, Nelita Labong, Zeni Lago, Annalie Eusebio, Rowena Luna, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita De Jose, at Colleen Eranista. Natatanging kaidingan nila Ronald Salamat, Gillette Yopanco, Aji and Ferdi Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darim Azeveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo Anchodoro Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Adon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Doel Diesta, Bert Diesta, Nancy Stasio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric Pasita, Ruben Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucina Briones, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Digna Canina, Josefero, Rosito, Hermine Hilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Marina, Delia, Ramon, Seriaca, Ereneo, Julia, Chodoro, Rebecca Kaok, Arturo, Arlene, Maria Susana, Dennis Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardalisa, Filimon, Justada, Julie, Salvador, Aure Jr., Floren Bruce, Renato Anunorata, Handayan, Anita Makahiya, Josefa, Vicente at Rafael. Lumuhod ang lahat para sa Orasio Emperata. Orasio Emperata para sa kapayapaan. Diyos ng na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo
sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagliligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Soledad, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagtugo ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay patotoo sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Subalit tinatanggap ba natin ang kanyang pagpapalang espiritual na hindi matutumbasan ng anumang luho ng daigdig? Patuloy ang paanyaya ni Jesus sa atin. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Ipanalangin natin ang ating mga pari upang maging tapat sila kay Jesus, ang tinapay ng buhay. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Libadong. Ayan lawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayan nag-anak, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papapayaan, minamahal niyang kawan. Bayan hawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 18th linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inukulita at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos at inyami, amang makapangyari. Panginoong Yesu Kristo, tunanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulukulo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tunay na sagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinirang. Bagaman siya'y sinusuway nila, di pa rin niya pinabayaan sila, bagkos lalong nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim. Bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animo'y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay.
Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming mga nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaing bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Pinaaalalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutupdin natin ng may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah.
sa salita na may kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 18th linggo sa karaniwang panahon. At para mas maintindihan po natin ang nilalaman ng mensahe ng mabuting balita mula kay San Juan ngayong linggong ito, atin po munang balikan yung ipinahayag sa atin nung nakalipas na linggo. Kasi magkarugtong na po ito. No, at ito na rin yung pagsisimula, no, kung babasahin po ninyo sa Biblia, pagsisimula na rin ito ng pagsasabi ni Jesus patungkol sa tinapay ng buhay. No, lagi natin maririnig yung "Ako ang tinapay na bumaba sa langit, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain nito ay magkakaroon ng buhay." So tingnan po natin, no? Ano ang naalala ninyo nung nakalipas na linggo sa kwento? Ha? Pagpapakain ng tinapay at isda. 3 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, o 5 pirasong tinapay para sa higit 5,000 katao. Maalala nyo rin po, no? Bago pa
ibinigay yung tinapay at isda, sinabi po doon na alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Pero binigyan niya ng instructions itong mga alagad na ito para pakainin itong mga sumusunod sa kanya. At sa ilang pirasong tinapay at isda, napakain nila ang lahat at mayroon pang naipon na ilang basket? 12. No? 12 bakol ang naipon ng pagsamasamahin ang mga natira. At sabi po doon, nang makita ito ng mga tao, gusto nilang kunin si Jesus para gawing hari. Yan. Kaya, nung nalaman ni Jesus na may binabalak yung mga tao, dali-dali siyang umalis mag-isa at iniwan sila. Naintindihan na ba? Kaya, nung umalis si Jesus, sinundan siya ng maraming tao. Inahanap siya ng maraming tao. Sabihin niyo nga po, inahanap. Yan. Kasi ito yung magandang mapagnilayan din natin ngayon, no? Inahanap nila si Jesus. Kaya nang masumpungan nila, nang matagpuan nila, tinanong nila, kailan pa kayo rito? Kasi kailangan mong unawain, no, yung usapan, no, yung mga dialogue. No? Sabi nila, kailan pa kayo rito? Pwedeng, di ba? Pwedeng sabihin na kahapon lang, kanina lang, pero doon sa kanilang pagtatanong na kailan pa kayo rito, batid na ni Jesus kung ano ang intention nila, kung bakit sila o bakit nila hinahanap si Jesus. Kaya ang sabing, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. Nakuha niyo po ba yung nilalaman? Na parang hindi ba natutuwa si Jesus na hinahanap siya ng mga tao? Hindi ba opportunity na yon para makuha yung kanilang loob? Pero hindi eh. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaya niyo lang ako hinahanap ay dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi dahil nakikilala na nila o kinikilala nila si Jesus sa nakita nilang kababalaghan. Pag sinabi kasi yung mga kababalaghang nakita ninyo, ito yung mga signs, mga tanda, mga palatandaan na siya nga ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos na isinugo para sila iligtas. Nakuha niyo na po ba o wala pa? Konti pa, no? Konti pa. E para bang pag sinabi, no, na sa isang relasyon, kailangan niyo ba ako, kaya niyo ako hinahanap? O hinahanap niyo ako dahil may kailangan kayo? Alin sa dalawa? Ano ba? Sa inyo po, no? Bakit kayo hinahanap? Pag may pumupunta sa inyo, bakit kayo hinahanap? Di ba para may mangutang? Kakatok, di ba? Kakatok, pupunta sa inyo. Hindi naman para talaga makipagkwentuhan sa inyo, para makipagkaibigan sa inyo, hindi para mangutang, manghiram, manghingi. Eh hindi pa, di ba? Nakakalungkot yung bagay. Kala mo, pumunta kasi gusto kang kamustahin, gusto kang, no, makasama. Di ba nakakalungkot na, ay, kaya nyo lang pala ako tinawag kasi may kailangan kayo. Kaya kapag nakuha na yung kailangan, di ba? No, kapag nakuha na yung kailangan, mawala na. Kahit pagsabihan mo, sa mga magulang, madali itong maintindihan, no? O makarelate, no? Lumalapit ang anak ninyo, mabait sila kasi may kailangan sa iyo. Pero kapag nakuha na yung kailangan, pagsisermonan mo na, pangangaralan mo na, deadma ka.
Diba? Eh, sa atin ngayon, ano ba? Inahanap ba natin si Jesus dahil may kailangan tayo sa Kanya? O sadyang kailangan natin si Jesus sa buhay natin, kaya hinahanap natin siya? Pag-isipan natin na mabuti. Kasi magkaiba yung tumatawag tayo sa, no, sa Panginoon ng Panginoon. Sabihin nyo nga po, Panginoon. Kaysa doon sa pag tumatawag ka ng Panginoon, pero ang nilalaman ay pengi noon. Hindi tayo Panginoon, kundi pengi noon. Kaya pag hindi binigay, pag hindi natin nakuha, mabilis tayong magalit, mabilis tayong magtampo. At yung pagsuway, wala na. Normal na sa atin ang suwayin kasi sino ba yan, di ba? May kailangan lang naman ako dyan. Pengi lang ako ng pera. O ano man yung hinihiling natin. Pero kung makita natin ang tunay, no, na diwa ng Kanyang presensya, lalo na sa banal na misa, hanapin talaga natin siya dahil kulang ang buhay natin, kulang ang linggo o araw natin kapag hindi natin siya nakikita o natatanggap sa anyo ng tinapay sa banal na misa. So linawin natin muna ng mabuti dahil ito rin ang nagiging pundasyon ng isang matibay na relasyon, isang matibay na ugnayan na kaya ka nananatili hindi dahil merong kang napapala o merong kang nakukuha, kundi dahil masaya ka pag nandiyan siya, kapag kasama mo siya, hindi dahil sa kung ano ang maibibigay niya, kundi dahil siya lang, okay na yon, sapat na yun. Kaya sa atin, no, pag nilayan natin ulit, kailangan ba natin talaga sa Jesus, kaya hinahanap natin, o hinahanap natin dahil may kailangan lang tayo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, nagmagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi napababaya ang ating Amang nasa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungan. Hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal
ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayun din ang mga lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umpo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Parito sa ala ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkamuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Poong Jesus, aming mahal ngayon at magpakailan man. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Lorenzo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang loob mo,
patawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagal. Thank you.
dedikasyon ay para sa St. John Maria Vianney Sunday. Di ba't sadyang may kapwang sarili dapat ainan ng pagsisilbi at namangha ligay ay dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay bawat galing gamitin sa paglingga laging damhin kung may nagihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan bawat galing gamitin sa paglingap laging damhin kung may nagihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitaan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan kaya tinaniyahan ko po ang mga magdiriwang o nagdiwang na ng kanilang kaarawan para sa buwang ito ng Agosto na pumunta po sa harapan para sa special na panalangin at pagbabasbas. Wala nang may birthday. Atin silang ipanalangin. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang panalangin ng mga kapatid namin na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at gupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Muli po ang komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad ay nagpapasalamat sa inyo po mga pledges, mga donations, mga tulong at suporta nitong nakalipas sa buwan. At muli, umaasa po kami sa inyong patuloy na pagtugon at pagsuporta sa ating pong parokya. Maraming maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo
sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Simbalang na buhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang maggawitan ang mga bansa, tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga ay may pananagutan sa isa't